taong 2022 pa nga nang maging opisyal na batas ang Republic Act 11916 o ang batas na nagtataas ng social pension para sa mga indigent senior citizens. Pakinggan natin ang naging pahayag na Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva. Good news not only for all of us, but especially, most especially for our indigent senior citizens, Mr. President. Dear colleagues, Mr. President, may I ask for your indulgence while I pour my heart out in gratitude to our Lord God for His unspeakable and love and blessings. Today is a testament to this abounding blessing because one of the happy bills, as you put it, Mr. President, which we have passed in the 18th Congress, is now a law. Mr. President, I'm referring to Republic Act number 11916, or an act increasing the social pension of indigent senior citizens, which will double the monthly social pension of our lolos and lolas from 500 pesos to 1,000 pesos. This is indeed, Mr. President, as you would always say, a great legacy of the 18th Congress. Ito rin po ang pinakamagandang regalo ng kasalukuyang administrasyon sa lahat ng ating mga nakakatanda, lalo na po sa humigit kumulang 4 milyong mga Pilipinong edad 60 at taas na wala ng ibang inaasahan kundi ang kanilang buwan ng pensyon. Indulge me again, Mr. President, dear colleagues, if I say this law is the best birthday gift I received. Let me add that among the laws we deliberated in the last Congress, this is the most memorable measure, Mr. President, because we caught COVID-19 while discussing this measure here in this floor, Mr. President. In closing, as the saying goes, we will all grow old one day. Another year has been added to my life today, and all the more we see the need to care for our aging population, especially our beloved senior citizens. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, and may God bless us all. Congratulations, Mr. Majority Floor Leader, for that job well done. Samantala, sa kasalukuyan, ayon kay Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara, mapopondohan nga sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act ang dagdag na social pension ng mga indigent senior citizens. Aniya, aabot sa 4.1 million indigent senior citizens ang makikinabang sa benepisyo at tiyak na makakatanggap ng 12,000 pesos social pension para sa buong taong 2023. Ayon kay Angara, bahagi ito sa ganap na pagpapatupad ng Republic Act 11916 o ang batas na nagtataas ng social pension ng mga indigent senior citizens mula sa 500 pesos kada buwan to 1,000 pesos. Bilang isa sa mga author ng nasabing batas, ayon kay Angara, siniguro natin na mapopondohan sa 2023 budget ang pagtaas sa monthly social pension ng ating mga indigent senior citizens. Sinulong natin ang dagdag pension nila, lalo na at ang mga lolo at lola na makikinabang dito ay wala talagang ipon o sustento galing sa kanino man. Samantala, binigyan diin naman ng pamahalaan na ang social pension ay dapat lamang ibigay sa isang indigent senior citizen o mahihirap na senior citizen na walang regular na kita, walang nakukuhang pensyon mula sa GSIS o sa SSS, may sakit, mahina o may kapansanan, at walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak para sa kanyang pang-araw-araw na medical maintenance at iba pang pangangailangan. Para makasali sa programang ito, maaari lamang makipag-ugnayan sa senior citizen president ng inyong barangay o kaya sa City Social Welfare and Development Office. Para maging updated sa susunod kong mga video, huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba at pindutin ang subscribe button. Yun lang at maraming salamat.